Si Kristo ay muling nabuhay, nanaig sa kamatayan. Kaya't di na mamamatay. Alleluia, Alleluia, ipagdiwang ngayon. Alleluia, Alleluia, ang kanyang tagumpay. Si Kristo ay muling nabuhay, nanaig sa kamatayan. Kaya't di na mamamatay. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang aming kalooban ay lagi mong hubugin sa pagganap ng mga mabubuting gawain upang sa aming pagpupunyaging kamtin ang iyong bigay, mapagsikapan naming sapitin ang pagkabuhay kailanman. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Matapos tumigil sa Antioquia ng kaunting panahon, si Pablo'y muling naglakbay. Ginaygay niya ang mga bayan sa lupain ng Galacia at Phrygia at pinatatag sa pananampalataya ang mga alagad. Dumating sa Efeso ang isang Hudyong nangangalang Apollos na ipinanganak sa Alejandria. Mahusay siyang magtalumpati at maraming alam sa banal na kasulatan. Naturuan siya tungkol sa daan ng Panginoon at masigasig na nangaral at nagturo ng wasto tungkol kay Jesus. Ngunit ang binyag na nalalaman niya ay ang binyag ni Juan. Siya'y walang takot na nagsalita sa sinagoga ng mga Hudyo. Narinig ng mag-asawang Aquila at Priscilla ang pagpapaliwanag ni Apollos. Kaya isinama nila ito sa bahay nila at dooy ipinaliwanag na mabuti ang mga bagay na hindi pa niya alam tungkol sa daan ng Diyos. At nang ipasya niyang tumawid sa Akaya, pinalakas ng mga kapatid ang kanyang loob. Sumulat sila sa mga kapatid doon
na nagmalugod nilang tanggapin si Apollos. Pagdating doon, malaki ang naitulong niya sa mga nananampalataya sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos, sapagkat walang magawa sa kanya ang mga Hudyo sa hayagang pagtatalo, at mula sa mga kasalatan ay pinatunayan niya si Jesus ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na poon, kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y nagahari sa sangkatauhan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa. Awit at purihin ng mga nilikha. Magahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Sa mga hinirang ng Diyos ni Abraham, sasama ang madlang mga pamunuan ng lahat ng bansa sa sandaigdigan, ang mga sandata ng lahat ng kawal, lahat ay sa Diyos na hari ng tanan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo po ang lahat. Si Kristo at naparito sa mundo nang sa langit dalhin tayo. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa kanya sa pangalan ko. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Ang mga ito'y sinabi ko sa inyo ng patalinhaga. Subalit, darating ang panahon na hindi na ako magsasalita sa inyo ng gayon. Tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. Sa araw na yaoy, hihingi kayo sa Kanya sa aking pangalan.
at hindi ko na sasabihin sa inyo na dadalangin ako sa Ama para sa inyo, sapagkat iniibig niya kayo ng Ama. Iniibig niya kayo sapagkat ako'y iniibig ninyo at naniniwala kayong nagmula ako sa Diyos. Ako'y mula sa Ama at naparito sa sanlibutan. Ngayon, aalis ako sa sanlibutan at babalik sa Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Bukas, Linggo. Sa langit. Ngunit, kung babalikan natin itong mga nakalipas na araw nitong linggong ito, araw-araw nagpapaalam si Jesus. Nagbibilin sa kanyang mga alagad. Kaya naman sa araw na ito, bago pa man umalis si Jesus at bumalik sa kanyang Ama sa langit, nag-iwan siya ng isang napakahalagang aral sa kanyang mga alagad. Isang aral na pwede nating panghawakan. Isang aral na nagpapakita ng tatlong bagay: tiwala, pagpapakumbaba, at pananampalataya sa Diyos. At ito ay sa pamamagitan ng paghingi. Sabihin nyo nga po, paghingi. Pahingi. Sino po dito ang mayroong hinihingi sa Diyos? Taas nga ng kamay. Karamihan sa atin, ano? Kaya maganda, sa lahat ng mga humihingi, may hinihingi, pakinggan nyo muna ang aral na ito at para sa iyo ang ating mga pagbasa. Malinaw po ang iniiwang salita ni Jesus sa kanyang mga alagad at atin itong panghahawakan. Tandaan nyo, ang sabi ni Jesus, tandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Tandaan, ang paghingi ay sa pamamagitan ni Jesus. Tandaan niyo po yun, ha? Hindi pwedeng basta-basta nang hihingi. Dapat gamit ang pangalan ni Jesus. At sabi pa ni Jesus, hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya, sa aking pangalan. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Mayroong tatlong katangian ang ipinapakita ng paghingi. Magandang tignan din ito sa ating mga sarili, lalo na yung may mga hinihingi. Ikaw ba ay mayroong tatlong katangiang ito? Una, tiwala. Sabihin nyo nga po, tiwala. Walang taong humihingi na hindi nagtitiwala. Dahil ang tao alam kung kanino lalapit kung mayroong kailangan. Nakikilala ng tao kung ang hinihingan ay mayroong kakayanan. Kaya naman sa paghingi, ang tiwala ay nararamdaman. Hindi ba? Hindi ka naman lalapit sa isang taong alam mong hindi kayang ibigay ang pangangailangan mo. Hindi po ba?
Kasi ang tao, alam kung kanino lalapit. Kasi may tiwala. Pero isang sinyales na ikaw ay may tiwala sa Diyos. Kung ang hinihingi mo ay hindi ang sarili mong gusto, kundi ang kalooban ng Diyos. Isang senyales na ikaw ay may tiwala sa Diyos kung ang hinihingi mo hindi sariling gusto kundi ang kalooban ng Diyos. Darating ang panahon, titigil ka na sa paghingi yung sarili mong gusto. Darating ang panahon na kung ano na lang ang gusto ng Diyos, yun ang hihingin mo. At yun ang gugustuhin mo. At lubos ang kagalakan kapag ang kagustuhan ng Diyos ang ibibigay sa'yo. Maaring ang hinihingi mo lang sa araw na ito, pambayad ng kuryente, matrikula, pambayad ng utang, maka-abroad, makapasa sa board exam. Lahat yan, panandalian lang. Kasi pag natapos yan, pag nabayaran mong kuryente, matrikula, nagkatrabaho ka naman, saglit lang yung saya. Dahil mangangailangan ka na naman, may hihingin ka na naman, pero kapag ang hiningi mo ay ang kalooban ng Diyos, lubos-lubos ang kaligayahan mo. Sa paghingi, dapat mayroong tiwala. Pangalawa, dapat mayroong pagpapakumbaba. Sabihin nyo nga po, pagpapakumbaba. Ang paghingi ay iba sa utos o pagdemand. Sana maging malinaw ito sa atin. Minsan kasi akala natin humihingi tayo. Pero sa ating mga salita at gawa, nag-uutos na pala tayo. Inuutusan na natin ang Diyos na ibigay ang ating gusto. Isang senyales na ikaw ay nag-uutos o nagde-demand at hindi humihingi sa Diyos ay kung ikaw ay nagagalit kapag hindi dinidinig. Kaya ang paghingi dapat may kapakumbabaan. Hindi nagtatampo dahil ikaw lang ay humihingi. Kung hindi ibigay, huwag magalit. Kasi kung ikaw ay nagagalit, hindi ka humihingi. Nag-uutos ka. Nagde-demand ka. Ang paghingi, kayang mag-intay. Mayroong kapakumbabaan. At hindi kailanman nag-uutos. Pangatlong katangian ng isang taong humihingi ay ang pananampalataya. Sabihin nyo nga, pananampalataya. Kung sa Diyos hihingi, hindi lang dahil ikaw ay may tiwala at nagpapakumbaba, kundi higit sa lahat, ikaw ay may tiwala. Naniniwala ka na ang Diyos lang ang makapagbibigay ng iyong kahilingan at hindi ito maibibigay ng kung sino-sino lang. Kaya nga, ang paghingi sa Diyos nasa panalangin. Hindi ka pwedeng humingi sa Diyos nang hindi ka nagdadasal. Hindi ka pwedeng humingi sa Diyos nang hindi ka nagsisimba. At hindi ka pwedeng humingi sa Diyos nang hindi ka
nananampalataya. Marami dito, pumupunta lang sa simbahan kasi may hinihingi. Pero kapag walang hinihingi, hindi nagsisimba, hindi nagdadasal. Hindi yan pananampalataya. Kasi ang pananampalataya, keme hinihingi o wala, nagdadasal at nagsisimba. Kaya nga ang paghingi sa Diyos ay isang pagpapakita ng pananampalataya. Tatlo, ang katangiang ipinapakita ng paghingi. At ito ang tinuturo sa atin ni Jesus. Tandaan, pwedeng humingi sa Diyos. Pero sa paghingi, dapat may tiwala, nagpapakumbaba, at higit sa lahat, may pananampalataya. Amen. Magsitayon po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inaanyayahan tayo ni Jesus na ilapit ang ating mga kahilingan sa Ama sa pamamagitan niya at tinitiyak niya ang ating madaramang kagalakan bilang tugon sa ating mga panalangin. Ating sambitin, Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang mga pinuno ng simbahan, sa pamamagitan ng kanilang pangangaral at patnubay, naway umakay sa atin, sa kaluwalhatian ng ating tahanan sa langit, manalangin tayo. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang mga nanunungkulan sa pamahalaan, naway pagkalooban ng biyayang makapaglingkod ng may katapatan at dangal, manalangin tayo. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang mga taong naghihirap at may mabibigat na pasanin sa buhay, naway makatanggap ng lakas mula sa banal na Espiritu, manalangin tayo. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang mga may sakit, naway makatanggap ng ginhawa at pagpapalakas ng loob mula sa kanilang mga mahal sa buhay, manalangin tayo. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang ating mga mahal sa buhay na namayapa na ay maihatid nawa sa kagalakan at kaluwalhatian ng langit, manalangin tayo. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Nang may buong tiwala, pagpapakumbaba at pananampalataya, ilapit natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ama, sa tuwing ay dinidinig mo kami at pinagkakalooban ng lahat ng aming hinihiling sa pamamagitan ng mga kagalingan ng iyong anak, manatili nawa sa amin ang iyong Espiritu upang ituro sa amin kung ano ang nararapat naming hilingin sa Diyos at ibuhos ang iyong mga biyaya sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sanang mga ayaw
Kaspalad naming alay ang bungang ito, ang tinapay at anak na sa lupa'y hango. Di puso namit isip na andin sa'yo nang nagbago. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo nang awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyosan ang kalugdan, at kami gawin mong haing sa iyo'y lagi nakalaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat, na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilihod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaloban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Kailan
pag-ibig ko sa inyo tapat at tunay kailan pa ba'y huwag mabahala pagkat kapiling ako tuwi na di na mag-iisa magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan, may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang humayaking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Pinipintuan
Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatay na ay sa gisag ng aking kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nazareno, niluwalhati ka namin. Magsiyo po muna ang lahat at makinig ng mabuti. Maaari na pong lumabas